So andito tayo ngayon sa Cavite Project. Silipin natin ng konti yung ginamita natin ng SRC panel kasi kailangan natin ng magaan na materyales. So ngayon i-discuss natin kung paano ba ito gamitin. Actually, this is our first time to use this SRC panel. Tingnan natin kung paano natin ito gagawin, paano ikakabit. So dito, kailangan natin enclose yung balcony. Kailangan natin dito ng lightweight material. So naisipan natin na gumamit tayo dito ng SRC panel. So mamaya, i-discuss natin kung paano ba ginagawa ito. So itong materials na ito is magaan lang at napaka-easy to use. At matibay syempre. Doon tayo sa matibay at tumatagal. So tara! Samahan niyo ako mga tol. So mga tol, andito tayo. Andito yung mga batas natin ng SRC panel. So look at this. Yung gitna nito is made of styro. Pinatibay itong mga mesh na to, itong mga maliliit na bakal na to. So bali pinataas po yung PSI nito. So this is 1.5 inch yung styro. And then may space dito mga around 1 cm. And then dito 1 cm. And then ideally yung palitada nito nasa 1 inch to 1.5 inch. Yan. So bali ito, isasandwich natin ito ng concrete. Yan. So naka-spot welding to. Sobrang tigas oh. Yan. So special yung reinforcement na ginamit dito. Dumaan ito sa quality standard. At hindi lang yan mga tol ha. Ang gaan yan. This is a 4x8. Kasi lang ito ng plywood. So may wall ka na, papalitadahan mo lang ito. Napakadaling gamitin. And then we have here the angle mesh. Tawag dito angle mesh. May mga flat mesh, angle mesh, may mga U. So iba't iba kung ano yung kailangan natin. So ang advantage nito is napakagaan. Lightweight. Importante sa mga bahay is magaan. Yan ang tatandaan nyo. Pagbigat ng bahay, medyo mas delikado yun sa earthquake. So yung mix ratio natin dito, gumagamit tayo dito ng isang semento at apat na buhangin. So parang palitada. Ang una natin gagawin dito, matapos natin malagyan ng mga dowels, may tali, ang gagawin natin dito is re-rebukadahan natin. And then the following day, doon natin ito sisimula ng palitadahan. So paano ba natin ito pinuputol? Gumagamit tayo dito ng angle grinder para maputol natin itong mga bakal na to. And then syempre dito we're going to use cutter lang. So napakadaling i-cut to. So yun nga mga tol, napaka easy gawin, napakadali. Mamaya papakita natin yung paano ba kinakabit yung SRC panel. So yun mga tol, kapag nagkakabit tayo ng SRC panel, itong dowels natin dapat nandito sa pagitan ng styro at saka itong wire mesh. Dito natin ito itatali. And then sa kabila, ganun din, sa likod nito, meron din tayong reinforcement na 10mm thick warm bar. So kailangan may mga tali lahat dyan para mas maging matigas, mas maging matibay yung reinforcement natin para dito sa ating SRC panel. SRC panel means Steel Reinforced Concrete Panels. The SRC panel system is a composite sandwich type of structural panel composed of high tensile wires densely welded together. An expanded polystyrene or the EPS core and concrete panels for exterior faces. The steel reinforced concrete panels provide tensile and compressive strength. Magandang araw Pilipinas. Kamusta kayo dyan? So nakikita nyo ba yung box design na to? Gumamit tayo dito ng SRC panel. And then even dito sa mga bakod. So itong pader na to, SRC panel din ang ginamit natin. So dito, napakadaling gamitin by experience. Ilang araw lang, ang bilis. So sa unang araw, matapos namin ma-install ng tama yung SRC panel, na-prepare na namin yung mga dowels, yung mga hugpungan. Gumamit tayo ng mga flat mesh, angle mesh.
sometimes gumamit pa rin kami ng steel matting para mas maging effective yung pagduduktong namin. And then nag-add pa rin kami ng mga dowels, which is 10mm deform bar. And then yung araw na rin yun, nakapag-rebokada kami. And then the following day, doon na kami nagsimulang magpalitada. So para sa amin, mabilis at okay din gamitin ang SRC panel. Ang rebokada ay manipis na halo na inahahagis muna doon sa surface ng ating walls. Ginagamit din ito sa mga biga, poste, kapag tayo ay magpapalitada. Kapag tayo nagre-rebokada, pinapatuyo muna natin ito para mas kapit na kapit ito doon sa pisngi ng ating mga pader, ganun din sa ating mga poste at biga. And then the following day, doon tayo magpapalitada. Maraming mga homeowners na nagko-complain. So, bagong palitada pa lang, bagong pintura pa lang yung bahay nila, eh nagkakaroon na ng mga cracks. So, dito hindi naayos yung tamang proseso sa pagpapalitada. Maari, hindi sila nagkaroon ng pagre-rebokada bago magpalitada. So dito sa 4-unit apartment na to, nag-isip kami ng magaan na materials na pwedeng gamitin para masunod yung design. So dito, nakaisip kami na gumamit ng SRC panel para gamitin dito sa box design na to. At kahit dito ha, SRC panel pa rin yung ginamit natin dito. Ayan, so okay naman. So okay naman at nagawa natin ito ng maayos. Anyway, para sa mga bago pa lang sa channel to, please don't forget to subscribe, comment down below. At kung may mga nasa isip kayo, eh i-comment nyo na sa baba. At yung hindi pa po nakakapag-subscribe, eh mag-subscribe na kayo. So, ayun, hanggang sa muli, hanggang sa susunod na video natin. Ingat!